Ikat na long-running show, nag-reformat, nagbawas ng cast, ang mga kaganapan tingnan ng mga detalye. Nagpariwanag ang producer ng isang sikat at long-running show na ito sa dahilan kung bakit nag-reformat ang show at nagbawas pa ng mga cast na bahagi nito. Ang show na ito ay kilala sa pagpapatawa sa mga viewers na umeere na sa telebisyon ng ilang dekada. Ayon sa balita ay gusto ng GMA Network na magtagal ang gag show nila na Bubble Gang. Ito man ang dahilan kung bakit nag-reformat at nagbawas ng cast ang gag show na Bubble Gang. Ang bagong Bubble Gang ng GMA 7 ay nagsimulang umeere noong May 27 this year na may mga bagong segments at mga artista na walang mga pamilyar na mukha. Sa isang press conference nitong nakaraan ay ipiniliwanag kung bakit umabot sa desisyon na magdagdag, panatilihin at magtanggal ng cast ang Bubble Gang. Ayon kay Bang Aris Pacotiaga, ang Bubble Gang Supervising Producer at Consultant for Business Development Department 2, ang pagbabago umano ay para sa pagpapanatili ng show. Sa kanyang pahayag ay sinabi, "Through the years naman, naging close na lahat ng cast members, even off-cam creative team. So we have one thing in mind naman, our goal is for Bubble Gang to last forever. Kapag sinabi nilang walang forever, but we want Bubble Gang, mahal namin yung programa so wala kaming attachment sa mga personal interest namin. Ang priority namin is Bubble Gang itself, the program. So kung ano yung hihingin sa amin ng viewers, kung ano yung hihingin sa amin ng netizen and all, ang daming sektor na mga demand sa mga programa natin ngayon na ino-offer. We collaborate and we discuss and we meet. We really spend our time and effort and energy and all our brains together to brainstorm on how we can maintain and keep Bubble Gang to be there. We're now on our 27th year, so through the years naman, nakita nyong may bago, may dumadating na bago. We always want to discover new talents. We always want to give chance to others. Our previous cast, alam nyo naman na yes, they left, they took another path, naging mother sila or whatever, they have other plans also. We don't expect everyone to stay with us. Kung ayaw naman na nila, they want to do other things. Okay naman yon, we're open to anything. So doon sa mga nawala, of course, they are still with GMA. Bubble Gang is one of our programs, but we have other programs where we can put them. Sa latest na revamp ng Bubble Gang ay pinili ng kanilang team ang mas maliit na cast sa dahilan na gusto umano nila na bigyan atensyon ng content ng show. Sa dagdag pa niyang pahayag ay sinabi, "Itong pinili namin, we wanted a small group kasi kapag marami masyado nagiging malabnow din. So talagang makapag-focus kami on the sketches, on the character, and on the dialogue. Hindi naman yung permanent, nothing is permanent. So we can still bring back new talents or kung sinong sumikat online, that's why we offer YouTubers, bloggers, TikTokers. So kung sinong sikat dyan, Bubble Gang is very open. Newly discovered comedians, whether young or old, open ang Bubble Gang. For all the cast that are not with us, they completely understand and we explain naman and we have one goal, it's to keep Bubble Gang going." Si Michael V. Obito ay isa sa original cast nito ay nananatili pa rin siyang frontman at bahagi ng creative team. Ang mga nanatili naman sa cast ay sina Paolo Fontis, Sef Cadayona, Betong Sumaya, Charisse Solomon, Balin Montenegro, Archie Alimanya, Annalyn Baro, Faye Lorenzo at Kokoy Santos. Ang mga bagong cast ay sina Faith Da Silva, Dasuri Choi, Justy Vargas at Kim De Leon. Anong iyong komento kaugnay dito? Shoutout tayo kina Myrna sa Toloma, kay Gloria Ritulia at kay Alden Betonio. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang busygram.net para sa mga latest happenings.